Umpisa na tayo ng bahay, mga kamiljin. Napapagawa tayo ng maliit lang na bahay. Yan, nagpagiba na tayo nung dating nakatayo dito na kubo. Tayo nagpapabakal na ngayon. Meron na tayong mga graba, buhangin. Magbubuo na tayo ng gagawing puste. Meron na tayong mga pamorma na ipinapower. So, yan, ito na yung ating bakal. Dahil merong atik yung ating pagagawa. Kung tinibay-tibay na natin, 8. Ang ating bakal, 4 na 12, 4 na 10. May 50 supot na tayong pauna na simento. Meron naman tayong mga graba na may mga bakal na may pamorma na. At pagkabuo pa ng ibang pampuste, mag-layout na tayo dito. Dapat nga mangitim si JR ay. Sayang ang waksipil. Masyado mainit. Mapasama natin sa ABCD. Ito, mga kamiljin, yung unang puste. Ang lalim niya ay 200 centimeters mula sa flooring. Finish flooring nitong ating ginagawang bahay. Ang naging diskarte nitong aming paglalagay ng puste ay nilalagyan muna ng halo o binubuhusan muna ng halo yung hukay, yung ilalim. Para bago ilagay yung ating parilya. Para masiguradong hindi lalabas yung ating parilya dun sa halo, hindi siya didikit dun sa buhangin. Yan, lalagyan natin yung ating parilya. Pagkatapos na mabuhusan ng halo, yun namang halo ay hindi pa matigas. Yung tamang-tama lang siyang tuntungan, hindi babaw ng ating paa. Pag na-episode natin ng maayos yung ating parilya dito sa ating buhos sa ilalim, saka natin ilalagay itong ating bakal na pamuste. Kinakailangan natin, mga kamiljin, na siguraduhin na walang labas doon sa semento na bakal, sapagkat yun ang pag-uumpisa ng kalawang na pwedeng sumira doon sa ating puste. Kaya pag okay na, nasigurado natin na wala nang nakalabas na bakal, ayun, tsaka natin bubuhusan ng semento para masigurado nating matibay itong ating poste. Okay na. Pupurmahan na lang at saka bubuhusan. Magdadagdag pa tayo ng 2 puste dito sa dulo para sa kitchen, saka 2 puste dito para sa terrace.
muna nating buhusan mga kamedyan yung ating mga puste para makuha natin yung tamang tibay ng kanyang laki. Dahil pag inuna natin yung hollow blocks, ay papasok ito dun sa loob ng ating puste. Yung iba ay dumidikit pa dun sa bakal, kaya hindi na ganyong katibay yung ating puste. Kahit malaki yung ating puste, tama ang sukat, pero pag may pumasok na hollow blocks, hindi na buo yung kanyang tibay, tumbas dun sa kanyang laki. Kahit ganyan sa kalaki, pero kulang na yung kanyang kakayahan sa tibay na ating inaasahan. Kaya inuuna natin yung ating mga puste para masigurado natin na yung laki ng ating puste, yung kaya niyang dalahin ay buo. Naroon pa rin yung tibay ng ating puste dahil ito ang nagdadala ng tibay ng ating puste. Yan ang magdadala ng tibay sa ating bahay, hindi naman yung hollow blocks. Kaya pag nabuhusan natin lahat yung mga puste, tsaka pa lamang tayo maglalagay ng hollow blocks. Yung ating ipinadagdag pang dalawang puste para dun sa ating kitchen. Bali, ang ating puste na ay 8. Magdadagdag pa tayo ng dalawa para dun sa terrace. Bali, 10 ang maging puste natin lahat dito sa ating bahay na ipinapagawa. Maging kwarto natin dito sa ibaba. At meron pa tayong isang kwarto dun sa ating attic. At ito naman yung ating salas. Itong may kahoy. Tapos nilagyan pa ng hollow blocks yung ating kitchen para mapantay yung lupa. Ayan. Ito na yung ating pinapagawang maliit na bahay. Nagkakahitsura na. Maglalagay na sila ng slab, may mga tukod na. Yung ating hollow blocks ay medyo malumot na dahil ito yung stock pa natin nung bago mag-pandemic natin ipinagawa, at ngayon lamang natuloy itong ating pagpabahay, kaya malumot na yung ating ginamit na hollow blocks. Pinalipat natin yung dating pinto dito para lumuwag yung lagay ng upuan.
yung ating kwarto. Mag-i-slab na sila. Ito may ating CR. Ito naman yung kitchen. Yan. Makapag-flooring na para tutukodan ng ating slab. May mga abang na din tayo ng electrical. Kaya dati sa flooring. Yun muna mga kamiljen. Ito yung part 1 ng video ng ating pagpapagawa ng bahay. Subaybay nyo mga kamiljen yung part 2 pa na ating gagawing video. At ito nga pala yung ating perspective house. Meron lang tayong idadagdag na kaunti. Gralagay tayo ng terrace dito sa ating tapat ng main door. Yun lang mga kamiljen, maraming salamat sa inyong panonood. God bless sa ating lahat.